A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon pag-uusapan natin yung difference, yung fark, no? Yung pagkakaiba ng dalawang maf'ul na ito. Ano-ano yung mga yun? Yung pagkakaiba ng maf'ulun bihi at saka maf'ulun fihi. Itong dalawang ito ay almost the same thing, no? Almost magkaparehas. Kung hindi natin maiintindihan kung ano ang kanyang pagkakaiba, eh, mapagkakamanan natin yung maf'ulun bihi o yung maf'ulun fihi ng maf'ulun bihi. O kaya bil'aks, mapagkakamanan natin yung maf'ulun bihi ng maf'ulun fihi. So kaya ngayon ay i-identify natin at iintindihin natin, no? Iintindihin natin kung ano nga bang pagkakaiba ng dalawang to, dalawang maf'ul na ito. So hindi lang to hindi lang dito nagtatapos kasi mayroon pa tayong mga maf'ul mutlak at saka maf'ul li at lihi. So lahat ng yan ay inshallah i-discussin natin, pero magsisimula tayo sa difference sa pagkakaiba ng maf'ulun fihi at saka maf'ulun bihi. Ano nga bang pagkakaiba nila at ano yung mga senyales ng pagkakaiba ng dalawang maf'ul na ito? So magsusulat tayo. Okay, so ito tayo, no? Ang pagkakaiba ng dalawang maf'ul na ito, maf'ulun fihi at saka maf'ulun li ajlihi. Maf'ul fihi at saka maf'ul maf'ulun fihi at saka maf'ulun bihi, no? Parang iba yung nasabi ko kanina, no? Maf'ulun li ajlihi ata yung nasabi ko kanina, pero here now in maf'ulun bihi muna. Bihi at saka fihi. Okay. So dito, magsimula tayo muna sa maf'ulun bihi. So, malamang ay alam na ninyo kung ano ang maf'ulun bihi. Alright? So, sa dami ba naman ng ating na-discuss na i-arab, imposible nga naman na hindi pa natin alam kung ano ang maf'ulun bihi. Okay, so kahit siguro ay pabibigyan ko kayo or magbibigay kayo ng example ng maf'ulun bihi ay alam na ninyo. So ngayon, ano nga ba ang maf'ulun bihi? First point dito sa maf'ulun bihi na dapat nating intindihin, yung maf'ulun bihi, ito na rin yung pinaka key points dito, itong pinaka sikreto dito or yung pinaka maana ng maf'ulun bihi ay siya yung receiver, okay? Receiver of the action. Uli kaya recipient. Okay. Recipient, uli kaya receiver. Kung merong action na nangyayari, so ito yung receiver. Okay? Sa madaling salita, siya yung receiver of, let's say, receiver of the object. Of the object, uli kaya of the action. Okay. So, yung maf'ulun bihi ay siya yung nagre-receive. Okay? Siya yung nagre-receive ng when the verb took place. Kung ano ang nangyari. Kung ano yung, let's say, mayroong sa verb. Okay? Receiver of the action. Siya yung nagre-receive. So, ano example nito? For instance, fahimto. O di kaya, let's say, daraba. Daraba. Or di kaya darabto. Zaidan, no? Yan. So, kung mapapansin natin dito sa sentence na ito, ito ay fellophile, no? Ito rin yung doer at ito na rin yung verb, yung action word. So ngayon, sino yung receiver? Receiver of the action, Zaid. Siya yung nag-receive ng daraba. Okay? Darabto Zaidan, no? Siya yung nag-receive ng daraba. Siya yung pinalo. Si Zaid yung pinalo. Okay? Sino yung doer? Yung damir mutasil na ta. Okay? Ito ay maf'ulun bihi kasi siya yung receiver. Darabto Zaidan. Pinalo ko si Zaid. So, sino yung pinalo? Sino yung nag-receive ng palo? Si Zaid. Ganyan.
Ganyan yung makundi. For example, another example natin ay fahimto. Fahimto darsan. Yan. Pwede kayo fahimto darsa. Fahimto darsa. So, naintindihan. Ano yung naintindihan? Okay? Yung dars. Yan yung maf'ulun bihi. Right? Siya yung receiver of the action. Fahimto darsa. O di kaya akal to? Nakikita ko ba sa... Okay. Akal to? Akal to khubzan. Ayan. Akal to khubzan. Akal to khubzan. Ano siya? Akal to khubzan. Sino yung kinain? Sino yung receiver of the action? Yung khubz. Ito ay fi'l-fa'il, di ba? Kumain ako. Ano ang kinain? So, sino yung receiver? Yung khubz. Alright? Nakaka-follow ba sa tayong lahat? Akal to khubzan, yung khubz dito siya yung receiver of the action. So, ito yung bilang shortcut, no? Sa madaling sabi, ito yung maf'ulun bihi. Ganito lang siya i-discuss, no? Wag na tayo gagamit ng kitab kasi mas nagiging matagal pa yung ating talakayan. So, ganito yung pinakasimple na discussion patungkol sa maf'ulun bihi. So, ngayon, proceed tayo naman sa ating maf'ulun fihi. Ano ang maf'ulun fihi naman? Yung maf'ulun fihi ay siya yung receiver or siya yung ang tinutukoy dito sa maf'ulun fihi ay yung location. Okay? Location. O di kaya place. Kung saan nangyari yung action. Where the action, location or place where the action took place. Ayan. So, location o di kaya place where the action took place. Ayan yung maf'ulun fihi. Siya yung parang sinasabi or ipinapakita niya yung place kung saan nangyari yung verb na yun. Okay? For instance dito, kumto amama Zaidin. Ayan. Saan dyan yung maf'ulun fihi? Kumto amama Zaidin. Sino magkahula? Kung saan dyan maf'ulun fihi? I'll give you 3 seconds. Ha? Saan dyan maf'ulun fihi? Itong word na amama. Okay, yan yung maf'ulun fihi. Okay? Kumto. Okay, so first, ano ibig sabihin nito? Umupo ako, amama, sa harap ni Zaid. Tumayo ako sa harap ni Zaid. Okay? Ikama. So, tumayo ako sa harap ni Zaid. Kumto, amama, Zaidin. Sa harap, ibig sabihin, yung place, saan siya umupo, saan siya tumayo, dun sa place, dun sa unahan. Unahan ni Zaid. Okay? Diba? Ini-indicate dun kung saan umupo, saan tumayo. Si yung mutakalim, yung nagsasalita, saan siya tumayo, doon sa harapan ni Zaid. Amama Zaid. Naintindihan? Okay. So, ibig sabihin dito, pinapakita yung place. Okay, yung place ang pinag-uusapan dito. Kung saan nangyari yung action. Another example ay kara ito.
Qira'atul kitab. Qira'atul kitab fil bait. Ayan. Nagkaklaro din mo yung ating ano? Okay. So, qira'atul kitab. Okay. So, qira'atul kitaba fil bait. So, saan dyan na maf'ulun fihi? Ha? Yung maf'ulun fihi ay yung bait. Ay yung kitab. Okay, yung kitab ang maf'ulun fihi. Qira'atul kitaba fil bait. Okay? Kasi sinasabi na yung kitab binasa doon sa bahay. Intindihan? So, yan yung pagkakaiba ng maf'ulun bihi at sa maf'ulun fihi. Sa madaling salita, itong maf'ulun fihi ay ipinapakita niya kung saan nangyari yung isang action, yung isang verb, yung isang fi'al. E itong maf'ulun bihi naman ay ipapakita niya kung sino yung nag-receive ng action, the verb. Okay, sulat natin para mas madali, no? Summarize. Okay, yung maf'ulun bihi ay ipinapakita kung sino ang receiver of the action. Ayan. Ito yung sumatring salita, no? Yung maf'ulun bihi ay ipinapakita kung sino yung kung sino ang receiver of the action. Sa kabilang linya naman ay ipinapakita kung saan nangyari ang action uli kaya yung verb action verb uli kaya yung fi'al. Ayan. So ito siya, no? Yung maf'ulun bihi ay ipinapakita kung sino ang receiver of the action. Yung maf'ulun fihi naman ay ipinapakita kung saan nangyari ang action. Hindi kayong verb, hindi kayong fail. So sana ay mayroon kayong natutunan sa ating talakayan ngayon. At maraming salamat sa pagsuporta ng ating page. Kung hindi dahil sa inyo ay hindi tayo nandito ngayon, no? Wala sana tayo sa pag-upload ng mga let's say small o di kaya konting video na ito. Pero nang dahil dyan kayo na sumusuporta sa atin at nanonood sa ating sa ating videos sa ating Facebook page, ay nagkakaroon tayo ng motivation para gumawa at magturo sa let's say online katulad ng mga ginagawa natin ngayon. So sana i-share ninyo ang ating video ngayon para nang sa ganun ay mas marami pa tayong matulungan ng mga mag-aaral, mga estudyante na gustong pag-aralan ng Wahid, Nahu at saka Sarf at especially yung basic Arabic language, no? Yung basic Arabic language. So paki-share lang po at pa-follow po sa ating Facebook page at pa-subscribe na rin sa ating YouTube channel at yung link ng ating YouTube channel ay nasa comment section. Okay? So hanggang dito na lamang. Bye-bye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.